Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, una sa lahat, isang magandang araw sa iyo at sa mga masugid na listeners. Araw-araw akong nakikinig sa mga kwento mo, Kuya E, at marami akong napupulot na aral. Ako pala, si Archie, kasalukuyang nagtatrabaho sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 25 years old at tubong Pasig, 5'7 ang taas, kayumanggi at may straight na buhok. Ako ay nagtatrabaho bilang site timekeeper sa isang construction company. Gusto ko sanang ilahad ang aking hindi malilimutang experience dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Nasa opisina ako at may lumapit na isang Saudi national at nagtanong siya, bakit daw kulang yung sahod niya? Sabi ko, tingnan ko muna dito sa timesheet file, baka kulang nga ang nakalagay na oras niya. Pagtingin ko sa timesheet niya, kulang siya ng 16 hours, meaning 2 days siyang absent. Tinanong ko siya kung nag-absent siya ng 2 araw at sumagot naman siya na hindi raw. Tapos sabi ko, kung pwede ko bang tingnan ang time card niya? Sabi naman niya, hindi raw niya dala ito. Okay, sige, sabi ko, isend mo na lang sa email ko. Nagtanong naman siya na okay, sige. Nagsabi naman siya na okay, sige, isend ko na lang. Binigay ko ang aking company email at umalis na siya. Nang pauwi na ako, biglang may nag-message sa email ko. Nakalink kasi ang email ko sa phone ko. Binasa ko at nakita ko yung sender. Ahmed. Napaisip ako kung sinong Ahmad. Ha? Ahmed tapos Ahmad. Yun nga, nakilala ko yung Saudi national na nagtanong sa timesheet. Di ko muna siya nireplyan hanggang makauwi ako. Ayun, Ahmed ba o Ahmad? Tapos ito. Si Ahmad ay isang Saudi local. Maputi, hindi masyadong mabalbas. Parang mukhang bata pa siya. Slim na medyo may katangkaran. Maganda mga mata na may mahabang pilik mata. Pagdating ko sa bahay, saktong nagpapalit na ako ng damit at biglang may tumatawag sa phone ko. Sinagot ko ang tawag at nag-hello. Nabigla ako dahil boses ibang lahi. Sumagot naman siya na hi, how are you? Sumagot naman ako na I'm okay and you? This is Ahmad, remember? Yes. Tapos sinabi niya na siya nga daw yung nag-inquire tungkol sa timesheet. Ah, okay, sabi ko naman. Nagtanong siya kung na-receive ko na raw ba yung email niya. Sabi ko, oo. Na-receive ko na. I will check it tomorrow and will update your timesheet. Then, tinanong ako kung kumain na ako. Sabi ko, hindi pa naman at nagre-ready pa lang ako sa pagkain. Nag-invite siya kung gusto ko raw kumain sa labas at siya yung taya. Sumagot ako na no, it's okay. Sabi ko, please come outside, sabi niya. Ay, sabi ko, bakit nandito siya at bakit niya alam ang bahay ko? Naka-live out pala ako. May service kami from end to site everyday. Lumabas ako at may nakita kong Lexus car na kulay white. Tapos, binuksan niya ang bintana ng kotse niya at nakita ko nga si Ahmad. Come inside, sabi niya. Lumapit ako sa kanya at sabi ko, dito na lang tayo sa labas. At nagsabi siya na, come, we will just eat. Marunong mag-English si Ahmad kasi nag-aral naman siya. Pumasok na ako sa car niya at napakaganda sa loob. Sabi niya, we will just eat. Then, hahatid daw niya ako ulit sa bahay. Pumayag na ako at nagsimula na siyang mag-drive. Sabi ko sa sarili ko, kapag may ginawa ito at na hindi maganda, pwede ko naman siyang isumbong sa company. Kumain kami sa isang restaurant na Arabic food. Masarap naman at nabusog. Tapos nagyaya na akong umuwi at hinatid naman niya ako. Nagpark muna siya sa side ng building namin at nakipagkwentuhan pa. Sabi ko, wala ka bang gagawin or baka hinahanap ko na sa inyo. Sumagot naman siya ng no problem. May tinanong siya kung gay daw ako or straight. Sumagot naman ako na straight ako. Kahit hindi ako masyadong straight, tatanggi ka pa ba kapag napakagwapo ng kasama ko?
Nakaka-L siya kasi bumabakat ang paps niya at mukhang malaki. Akala daw niya gay ako kasi halos lahat daw ng Pinoy na nakilala niya ay gay. Sabi ko mayroon at marami naman kaming straight sa mga Pinoys. Sabi ko, ayaw daw niya yung mga gay, yung halata at kilos babae. Mas gusto daw niya yung mga straight kasi daw kapag nakakita siya na may kasamang Pinoy, baka daw isipin ng mga kalahi niya na gay din siya. Mapagpanggap. Lumalim na ang usapan namin ni Ahmad. Napansin ko na dumidilim na. Okay lang naman sa akin kasi nandun lang kami sa side ng building kung saan ako nakatira. Actually, nag-expect ako na yayain ako kasi halos gusto ng mga local tayong mga Pinoy. Tinanong ko kung ilang taon na siya kasi napakabata pa ng itsura niya at wala pang masyadong bigote. Naka-braces din siya. Sumagot naman siya na I'm 20 years old and still available. Sabi ko bata ka pa, samantalang ako ay 24 na ako. That's okay, there is no big deal with ages. Sambit niya. Tinanong niya ako kung virgin pa ako, sabi ko sa sarili ko. This is it. Hindi ako sumasagot, sumagot pero binalik ko ang tanong sa kanya. Sabi niya noong nag-aaral daw siya sa university, may classmate daw siyang gay na humawak sa kanyang paps. At tinanong ko kung anong lahi at iyon daw isang Syrian. Sabi ko hinawakan lang niya. It doesn't mean na hindi ka na virgin. Sabi niya we did something inside the comfort room. Tell me, sabi ko. He kissed and touched my paps until I come. Tinanong ko siya kung anong naramdaman niya. Sabi niya it's nice but it's only happened once. Tinanong ko ako kung may experience na ako. Sabi ko meron na sa Pilipinas na dati matagal na. Biglang nagtanong siya na did you F-U-C-K him or F-U-C-K-U? Sagot ko naman, I F-U-C-K-E-D him. Okay, that's fantastic, sabi niya. Why? Sabi ko, gusto mo ba naggawin ko? We'll try daw dahil sa usapan namin yon nang kailan ay nailan na rin ako. Mukhang masarap na may gawin ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, not now, maybe next time. At sumagot siya na please teach me how to do that. Nag-isip ako, parang ako ang gusto niyang i-F-U-C-K. Kinuha niya ang aking kamay at pinatong sa paps niya. Hinila ko pabalik ang aking kamay at nagsabi na not now, not here. Gusto ko naman talaga. Kaya lang, nakikita ko siya sa office at magkatrabaho kami para magiging awkward kasi yun. Pero nanaig pa rin ang init ng katawan. Tsaka gusto ko makaranas ng ibang lahi. Dahil malalaki daw ang mga local. Nag-meet na isang araw kumain tapos ano ha. Nagsabi siya, let's go daw sa bahay nila kasi mag-isa lang daw siya at nasa Europe tour daw ang parent at mga siblings niya. At mga maids. Taray. Pinsan lang daw niya ang kasama niya na sinasamaan siyang matulog. Sinabi ko na huwag niyang kukwento sa office na napunta ako sa bahay nila. Hindi daw naman niya ikukwento dahil malalaman din ang mga kalahi niya at haram o bawal daw yun sa kanila. Bakit mo gustong gawin? Sabi ko kung bawal yun. Gusto raw niyang itry kasi pinapanood daw niya yun sa internet. Tinanong ko siya kung may idea na siya sa ganun at sagot niya na pinapanood nga raw niya sa internet kung paano mag-ready. Katunayan, nag-try daw siya na ilagay minsan ng isang deodorant at masakit daw at di na niya tinuloy. Total, Sabado naman, kinabukasan at wala din kaming pasok kaya pumayag na ako kasi first time kong sakali na makatikim ng ibang lahi, lalo na bata pa siya. Kuya E, mahilig kasi ako sa mga bata, yung mga 17 or 18, patay tayo dyan. Pag 17, ano yun ha? Child abuse. Nagtungo na kami sa bahay nila at automatic na nag-open ang mataas na gate. Napakalaki ng bahay nila. Hanggang bumaba na kami. Bumaba kami sa sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Napakaganda ng bahay Kuya E at napakalamig pa. Hinawakan niya ang aking kamay at nagtungo kami sa itaas na kung saan daw doon ang room niya. Pumasok kami at nagsabing wait lang daw muna at kukuha siya ng soda.
Maya-maya bumalik na siya at may dalang 2 Coke in can. Nakaupo kami sa kanyang kama habang umiinom ng soft drinks. Tinanong ako kung tapos na ako. Sinabi ko naman, oo. Kinuha niya ang soda at inilagay sa table na malapit sa bed. Hinalikan ako sa lobby at gumanti naman ako. Marunong siyang humalik at nilalaro pa niya ang kanyang dila sa aking bibig. Tumayo. Tumayo na ang aking paps, Kuya E, at parang gusto nang makawala. Kinuha niya ang aking paps at pinatong sa kanyang paps. Nagulat ako sa paghawak ko sa paps niya. Totoo palang malaki ang paps nila. Pinasok ko na sa kanya. Suot na damit ang aking hawak at nagsimula na rin niyang hawakan ang aking paps. Nagsabi siya na huwag ko daw galawin masyado ang paps niya dahil baka sumabog daw siya. Binitawan ko muna ang paps niya at nagpatuloy naman siya sa paglalaro sa aking paps. Maya-maya ay nagsabi siya na magtanggal na raw ako ng aking saplot. Sabi ko, mag-shower muna tayo. Umayag naman siya at nagtungo kami doon sa CR. Maganda ang katawan niya, parang twink. Nakaalsa ang kanyang nipol at bilog ang hugis nito. Kung pa yung parang kapag nagsisimula ka palang magbinata, ganun ang itsura ng kanyang nipples. Weakness ko kasi yung ganun. Pagtingin ko sa ibaba niya, napakalaki ng paps niya at napakaganda ng hugis. Parang walang balat. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Lumuhod ako at sinimulang lualtakan ng kanyang paps. Hinila ko pataas para itigil kasi raw parang sasabog siya. Nakakailang lantak pa lang ako at sabi ko nga eh bakit ang bilis naman. Buti hindi pa siya nagpasabog. Pinasubo ko ang aking paps pero pinatigil ko siya dahil sumasabit ang kanyang ngipin. Mukhang hindi pa marunong lumantak. Tinuruan ko siya na maglinis gamit ang bidet. Ipasok ang tubig at ilabas hanggang malinaw na ang lumalabas na paulit-ulit. Ginawa naman niya yon at sinara ko na ang shower door. Narinig ko siyang naglilinis at medyo may amoy. Kumatok siya sa shower door. Papasok na raw siya. Tapos na rin ako at pumasok at nag-shower na siya. Tinanong ko siya kung may extra towel. Nagsabi na nandun daw sa cabinet malapit sa door ng CR. Nagpupunas na ako at lumabas na ng CR. Maya-maya lumabas na siya at nakita ko naman ang buo niyang katawan. Biglang nag-standing ovation ang aking paps dahil sa aking nakita. Nagtungo naman siya sa kinaroroonan ko at lumuhod. Sinubo niya ang aking paps at may sabit pa rin ang ngipin niya. Sabi ko dahan-dahan lang at huwag kagatin. Nakahiga kami sa kama at naghalikan. Tinanong ko siya kung mayroon ba siyang pamprotekta at pampadulas. Nagsabi naman siya na wala pero meron siyang oil. Nag-isip ako kung papasukin ko siya kasi wala naman siyang pamproteksyon. Dahil sa elko, nilagyan ko ng oil ang aking paps at ang kaniyang kuweba. Nakasara pa ito. Kuya E, mukhang wala pa talagang nakapasok. Kinamit ko muna ang aking daliri at umungol siya. Nagsabing, please slowly. Dinahandahan ko naman at nakapasok ng daliri ko. Tinutok ko ang aking paps para makapasok na doon sa likuran at hanggang nakapasok na ako. Nahalata na nasasaktan siya. Medyo may kalakihan din naman ang paps ko. Hinawakan ko ang kanyang paps habang gumagalaw ako sa kanyang likod at nagulat ako nang may sumabog na sa paps niya. Marami na lumabas sa kanya at amoy na amoy Clorox. Medyo naramdaman ko na ako rin ay malapit na dahil sa sikip ng kanyang lagusan. Binilisan ko at doon ko nga pinasabog. Nagtungo na ako sa CR para maghugas at umihi. Kapag kasi nakakapasok ako, agad akong naiihi para lumabas ang liquid na pumasok sa butas ng paps ko. Nanatiling nakahiga si Ahmad sa bed niya nang lumabas ako ng CR. Sinabihan ko siya na maghugas, masakit daw, sabi niya. Sabi ko rin, sa una lang yan, sa susunod hindi na masakit. Nagtungo na siya sa CR at ako naman nagbihis na kasi medyo late na rin yun at uuwi pa ako.
Lumabas si Ahmad sa CR at nagsabing doon daw ako matulog kasi wala namang pasok bukas. Hindi ako pumayag, Kuya E, kasi hindi ako makakatulog lalo na ibang lahi ang may-ari ng bahay. Hindi na daw siya makakapag-drive dahil masakit ang likuran niya. Wala akong nakitang dugo sa bedsheet niya kaya naisip ko na may nakapasok na rin siguro sa kanya. Please just sleep here. My family will not come tonight. We will be alone here. Sabi ko, maybe your cousin will come. It's okay, he will not come here in my room. Pumayag na ako dun na matulog, Kuya E. At niyaya niya ako sa balcony para mag-sisya. Tamang-tama, gusto ko din yun. Maya-maya, tinanong niya ako kung gusto kong uminom ng alak. Sabi ko, di ba bawal ang alak dito? Sabi niya, mayroon naman daw sila sa room ng papa niya. Kumuha siya ng isang boteng vodka at nagsimula na kaming uminom. First time kong nakainom ng vodka sa KSA, Kuya E, kaya nasarapan ako. Hindi namin naubos ang vodka. Medyo nahihilo na ako at gulat ako na parang normal lang siya. Sanay daw siyang uminom kaya hindi siya nalalasing. Dahil medyo nahihilo na ako, parang gusto ko nang mahiga. Sinabihan ako na mahiga na sa kama niya at maiiwan muna daw siya sa balcony. Humiga na ako sa kanyang kama, Kuya E, pero hindi ako makatulog. Namamahay kasi ako. Hindi naman ako masyadong lasing at alam ko pa naman ang aking ginagawa. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, ini-imagine ko yung nangyari sa amin kanina. Okay pala siya, mabait naman kaya napalagay na agad ang loob ko. Dahil hindi ako makatulog, nagtungo sa balcony. Nakita ko siya na umiinom at nagsisya pa rin. Tinanong ako, bakit hindi pa ako natulog? Sabi ko, hindi ako makatulog. Sinabihan ako kung gusto ko raw na gawin niya ang ginawa ko sa kanya. Hindi ako makasagot, parang gusto ko rin kasi pagkakataon na yun na may makapasok na international sa loob. Tawa naman ako sa international. Inisip ko lang kasi parang di ko kaya, pero hindi ako tumanggi kasi gusto ko rin yun. Umasok ako sa CR, Kuya E, at naglinis. Kumakatok sa CR si Ahmad at nagsabing ubusin mo na raw namin yung alak. Sige, sabi ko, lalabas na ako. Lumabas na ako sa CR, Kuya E, at nagtungo sa balcony. Gumapit ako sa kanya at hinalikan ko siya. Tumayo siya at gumanti ng halik. Maya-maya parang binababa niya yung ulo ko papunta sa paps niya. Bumaba ako at nilantakan ang malaking paps ni Ahmad. Itinigil ko na ang paglantak. Baka sumabog na naman siya agad. Sinabi ko sa kanya, sige, pwede niya na gawin sa akin ang pumasok. Umiti naman siya at pinatalikod ako at tinanggal ang aking short. Wala na akong boxer noon. Upuan ko raw yung paps niya at nilagyan ko ng oil ang paps niya at aking likuran, inupuan at itinutok. Medyo matulis ang kanyang paps sa dulo kaya medyo nakapasok yung kanyang paps. Nice, nice daw, sabi niya. Sabi ko, wait lang at masakit pa. Bigla niya akong hinawakan at idiniin. Nasaktan ako. Tumayo ako at sinabihan ko siya na masakit. Kinuha ko ulit yung oil at naglagay sa aking likuran. At pinapasok ko ang daliri ko kahit masakit para medyo hindi ako mahirapan kapag naroon na sa loob. Muli pinatalikod ako at pinapasok ang kanyang paps. Sa tingin ko, nasa 7.5 inches yon at sobrang taba. Masakit na masakit. Napunitan ako pero pinabayaan ko na lang para matapos siya. Tiniis ko kahit sobrang sakit. Kagustuhan ko naman kaya magtitiis ako. Sabi niya hindi raw ipapasok ng buo dahil baka hindi ko kaya. Pero nagsabi ako sa kanya na do it. Do it. It's okay. Nasasarapan na rin kasi ako. Hanggang sa nakapasok na nga ang paps ni Ahmad. Nasarapan ako na nakapasok sa akin. Masakit na masarap kaya sinabihan ko siya na bilisan niya. Hanggang bumilis siya at mapapamura ka na lang sa sarap. Masarap pala kapag may kalakihan ang pumapasok. El na el. Ako at parang nawala ang aking pagkalasing. Maya-maya
ay sumabog na nga ang bulkan sa looban. Hindi ko muna pinatanggal yung pops niya. Parang nasasarapan pa rin kasi ako. After ng isang minuto siguro, lumambot na at hinugot na niya at nagtungo sa CR para maghugas. Kinuha ko ang tissue sa lamesa at pinunasan ang aking kuweba. Malabnaw ang katas niya, parang yung clear glue. Samantalang yung sa akin ay kulay white. May nag-doorbell. Bumaba si Ama at nagtungo sa gate. Dumungaw ko ako sa balcony. Dumating na ang pinsan ni Ahmad. Puti na lang, natapos na kami. Malaking tao siya at sa tingin ko nasa 6 flat. Nasa 30s na siya at balbas sarado. Nakasuot siya ng dry fit short at nakasando at parang galing sa gym. Kitang-kita ang kanyang magandang muscle. Nae-el na naman ako. Tinawag ako ni Ahmad. Archie, calm down. Bumaba naman ako at nakita ko sila sa sala nila. Pinakilala ako sa kanyang pinsan, si Mohammed. Nag-shake hands kami at sinabi kong, "Hi, I'm Archie." Tinanong ako ni Mohammed, "Are you Filipino?" Sumagot ako na, "Yes, I am." Sumagot naman siya na, "I don't even imagine that Ahmad has a Filipino friend." Hindi ako nakaimik, Kuya E. At biglang sumagot naman si Ahmad na kasama daw ako sa work. "Okay, enjoy your drinking." Sambit ni Mohammed. Niyaya ni Ahmad si Mohammed na mag-inom. Sumagot si Mohammed. Nililito ako sa Mohammed. "Sure, maliligo mo na daw siya kasi katatapos lang niyang mag-jogging." Makyat na kami ni Ahmad sa taas at nagtungo sa balcony. Masakit pa rin ang aking likuran lalo na nung paakyat sa hagdanan. Masakit rin kasi kapag umuupo para akong na-virginized. Nagpatuloy kami sa pag-inom at pagkalipas ng halos 30 minutes, napansin ko si Ahmad na natutulog siya sa upuan. Nakakalito rin na kasi yung meron kang Ahmad at Ahmed. Sinabihan ko siya na punta na sa room niya at matulog na. At nagpunta naman sa room at nahiga na siya. Nagstay muna ako sa balcony. Parang gusto kong hintayin si Mohammed. Kasi kanina parang napansin ko na kumindat siya sa akin. Habang nakaupo ako at inuubos ang sisya, biglang pumasok ang kailan ko dahil sa pinsan ni Ahmed. Oh, ang gulo ha, Ahmad at Ahmed ha. Siguro malaki din ang kanya, siguro. Kasi mas malaki. Kasi yung kay Ahmed ay sobrang laki na, tapos bata pa. Mas sobrang laki siguro yung alaga ng kanyang pinsan. Maganda ang katawan at napansin ko, walang buhok sa kilikili si Mohammed. Kay Ahmed naman mayroong konti lang pero maninipis. Masarap sigurong lantakan yun. Walang amoy. Kasi ang ibang Arabo ay may amoy. Umiikot sa utak ko talaga yung nasa ibaba ni Mohammed habang nag-i-imagine ako. Narinig ko na tinawag ni Mohammed si Ahmad. Yun o, ang gulo mo ha? Ahmad, Ahmed yung ilagay mo talaga. Kasi hindi nakasara ang pintuan sa room ni Ahmad. Natutulog na kasi siya kaya sumagot ako sa natutulog na siya. Sumagot naman si Mohammed na it's too early to sleep. Umakyat si Mohammed. Nagulat ako na wala siyang pangitaas at kitang-kita ang balahibo sa dibdib. Maganda ang katawan niya at fit na fit at malalaki. Malaki ang kanyang chest. Nakasuot siya ng short na maliit at nakaumbok doon ng pops niya na sa tingin ko ay sobrang laki talaga. May dalang isang boteng JD naman o Jack Daniels. Nagsabi siya na, "Still want to drink?" Sabi ko, "Yes, but I'm already dizzy." Kaya ko pa naman, Kuya E, basta dahan-dahan lang ang pagtagay. Nagkwentuhan kami ni Mohammed. Marami siyang tanong at may sinabi siya tungkol kay Ahmed. Si Ahmed daw ay almost gay. Nagulat ako sa sinabi niya. Parang pumasok sa isip ko na gumagawa din sila ng ganun. Katunayan, madalas daw na may kasama siyang kaklase niya noon dito sa bahay nila. Hindi ako masyadong nasasalita kasi parang nag-aalangan ako kay Mohammed. Maya-maya pa, nagtanong siya kung may nangyari sa amin ni Ahmad. Sumagot naman ako na wala naman, sabi ko. Nag-inuman lang kami. At sumagot siya na, "Impossible." Tama, charot. Hindi na ako umimik, Kuya E. Parang alam niya na ginagawa talaga yun. Ito, naging Ahmed na naman. Ahmad. Maya-maya may sinabi siyang kinagulat ko habang nagsha-shot kami.
Isang araw daw nang makitulog sa room ni Ahmad, niyayakap daw niya ito at hinahawakan niya ang kanyang pops. Tinanong ko kung may nangyari sa kanila. Sumagot naman si Mohammed na hindi daw hinahawakan lang ni Ahmed yung pops niya. Kaya alam daw niya na gay si Ahmed. Ahmad naman. Natatawa ako, may Ahmed o Ahmad yung sinulat mo. Patuloy pa rin nagkwento si Mohammed. Hanggang napansin ito, naging Muhammad naman. Parang nalalasing na siya. Halos maubos niya yung dala niyang JD. Tumatagay lang ako sa maliit na baso kaya okay. Medyo okay pa ako, kanina nahihilo ka na. At sinabi ko sa kanya na hindi naman ako pinilit. Gusto daw niya akong kakwentuhan at masarap daw kausap ang mga Pinoy. Maya-maya bumalik na si Mohammed at nasabing matutulog na raw siya. Nadismaya naman ako, Kuya E, dahil hindi niya ako niyaya kahit pahawak lang sana sa pops niya. Mael ka din, no? Katatapos mo lang ng 2 beses, no? Kanina pa ako nag-expect kasi nayayain ako pero hindi siya nagyaya. Baka sabi ko sa sarili ko, hindi niya ako type. Parang may naramdaman ako na tumutulo sa aking pops. Yung katas ni Ahmad, di siguro lumabas lahat ng punasan ko ng tissue. Nagtungo ako sa CR para maghilamos at maghugas na rin ako. Nakahiga na ako sa kama ni Ahmed. Ahmad, bahala ka nga. Pinagmamasdan ko yung mukha niya. Napakagwapo. Bagay sa kanya yung manipis na balbas. Parang elba rin ako, Kuya E, at hinawakan ko yung pops niya. At naka-semi-hard pero malaki pa rin. Gusto kong lantakan yun. Gusto kong namnamin. Masarap kasi siya. Nang ibaba ko ang kanyang boxer, biglang nagring ang cellphone ni Ahmad. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag pero hindi ko mabasa. Arabic kasi. Nagring ulit yun at same pa rin yung Arabic na name. Maya-maya, nagpunta si Mohammed sa room ni Ahmad. Mohammed. Sinabihan ako na bumaba muna. Hindi raw siya makatulog. Sumunod naman ako sa kanya kasi hindi pa rin ako inaantok. Nang ibabaw ang init sa aking katawan, Kuya E. Sumunod ako sa kanya. Pababa nang biglang hinawakan niya ang aking kamay. Pinahawak niya ang kanyang dambuhalang pops. Pinababa niya ako ng konti sa hagdanang sakto na ang aking muka. Sa pops niya, isinubsub niya ang muka ko. Ramdam kong medyo naka-standing ovation na ito at sobrang laki. Walang balahibo. Sa ibaba si Mohammed at ganun din daw talaga mga Arab, nagtatanggal sila, pati sa armpits. Yun ang inihintay ko, Kuya E, na matikman ko na yung kanyang pops. Nagsabi ako sa kanya na wag dito, baka makita kami ni Ahmad. Nagpunta kami sa sala at doon na lang daw lantakan ang kanyang malaking pops. Nilantakan ko ulit at napapakit si Mohammed. Hinawakan niya ang aking ulo at pilit na pinalantakan ng buo. Inangat ko ang aking ulo at gumalaw hanggang balls, umungol. Nilantakan ko naman ang kalahati at parang mapupunit ang aking bibig dahil sa napakataba nito. Sinabihan ako ni Mohammed na tumalikod. Tumalikod ako, Kuya E, kahit alam ko na masakit at sigurado mapupunit na naman ang butas ko. Halos kasing taba ng sardinas at mas mahaba pa yata sa deospray ang pops niya. Paano kaya ito kakasya? Biglang tinanggal ni Mohammed ang aking short at nagulat ako nang dumila sa aking likuran. Tumagal din siya ng halos 1 minuto. At dumila-dila. Sinabi niya sa akin, may nangyari sa amin ni Ahmed. Nalasahan daw niya ang katas sa aking butas. Hindi na ako sumagot, Kuya E. Nilagay niya kanyang daliri at tuloy-tuloy naman ito dahil sa basa na ito at kapapasok lang ni Ahmad. Tumayo siya at niyakap ako patalikod at dumila sa aking batok. Napakasarap ng sandaling yun, Kuya E. Maya-maya pa ay sinabihan ako. Nalantakan ko raw ulit ang kanyang pops na naka-standing ovation na parang bato. Tumayo na ako at pinatalikod. Itinutok na niya. Sabi ko, ouch, sakit. Slowly please, hindi na niya ako pinakinggan.
pakiramdam ko nawasak na ang aking likuran. Sabi ko stop, sumagot siya na no, no, hanggang sa diniretso na niya at nakapasok na nga. Buti na lang kuya eh, pinasok na ni Ahmad kanina ito, kung hindi baka nawalan ako ng malay. Napakabilis na ang ginawa na pag-BAYO sa aking likuran. Ramdam na ramdam ko ito ng buo. Pumapasok na parang umabot yata sa aking bituka. Maya-maya pa, nasasarapan ako na napapamura na ako. Sadyang napakasarap kahit masakit, masarap pa rin habang may ginagawa siya. Hanggang nagising si Ahmad, tinatawag niya ako. Sumagot naman ako na nasa kusina at nag-uminom ng tubig. Binuhat ako ni Muhammad habang nakapasok ang kanyang paps papuntang kusina. Lalong naisagad. Nakaramdam ako nung binuhat ako na nasaktan ako sa aking loob. Parang may tumutusok na laman. Pero hindi ko na pinansin yon dahil nasasarapan ako. Parang may sasabog sa aking harapan kuya eh dahil sa bilis ng ginagawa niya. Hinawakan ko ang aking paps at sinimulang i-up and down. Lalong bumilis si Muhammad ng may ginagawa sa akin, sinasagad ng husto. At sabay na sumabog. Kaya hinugot niya ito at nagsabing, "Thanks, you are real nice. Can you give me your number?" Binigay ko naman agad-agad kasi gusto ko rin naman siya, lalo na yung paps niya. Umupo muna kami sa sala para magpahinga at nagsabing, "I will call you when I am free. Please meet me then." Sumagot ako na kung available ako, why not? Habang nakaupo kami at pagod na pagod, tinanong ako ni Muhammad kung kaya ko raw na umulit. Papahinga daw muna kami. Nagsabi ako ng no, masakit na, sa susunod na lang. "Don't worry," sabi niya, sasarapan daw niya at di niya ako masasaktan. May alam daw siyang paraan. Hindi ko pinansin yon kasi naramdaman ko na tumutulo yung sa aking likuran. Sinabihan ko siya na mag-CR muna ako. Oo daw, bumalik daw ako. Hindi ako sumagot sa kanya at umakyat na ako at naglinis sa CR. Napakaraming lumabas, marami pa parang sagana sa katas ang mga Arabo. Hihiga na sana ako pero sinilip ko muna sa baba kung nandun pa si Muhammad. Nandun pa rin siya at parang tulog na rin. Bumalik na ako sa kama at humiga na. Sobrang pagod, sobrang sakit ng aking likuran. Nawasak ito kuya eh at pakiramdam ko pwede nang pumasok ang aking kamay dito. Nagpatay ako ng ilaw kasi hindi ako makakatulog kung may ilaw. Madilim ang room at nakatulog na ako. Nagising ako na bigla na may humahalik sa akin. Manipis ang labi niya. Sa tingin ko, si Ahmad. Pinabayaan ko lang at gumanti na rin ako ng halik. Bumaba siya at sinubo ang aking paps. Maya-maya pa inupuan niya ito. Sarap na sarap ako kasi mainit ang kanyang butas. Hindi siya marunong gumiling kaya pinababa ko siya sa pinatihaya at doon ako nag-drive sa kanya. Muli, pumasok. Okay. Pagkatapos ay nilantakan ko ulit. Grabe yung L ni ano, no? Ng sender, no? Nasuka ko kuya eh dahil ayaw ko ng lasa at amoy ng katas. Okay, at patuloy na pagtulog. Yun, paulit-ulit lang nangyari. Tanghali na nang magising ako, wala si Ahmad sa tabi ko. Nagtungo ako ng CR at umihi, naghilamos na rin. Masakit ang aking likuran kasi masyoo nga, nabugbog talaga. Tinawag ko si Ahmad, wala sumasagot. Bumaba ako sa sala, wala siya doon. Wala din siya sa kusina. Nasaan kaya siya at tanong ko sa sarili ko. Binuksan ko ang rep nila at kumuha ng tubig. Maya-maya pa dumating si Ahmad. May dalang pagkain. Bumili pala siya ng pagkain sa labas. Nagyayas nang kumain si Ahmad para daw ihatid niya ako. Nagpatuloy siya sa pagtulog. Inihatid na ako ni Ahmad sa aking plat at nagpasalamat siya. Ganun din ako. Pinuntahan ako ni Ahmad sa aking station. Kinamusta niya ako kung okay ba ako. Sumagot naman ako na okay lang ako.
Tinanong niya ako kung may ginawa daw kami ng pinsan niya. Hindi muna ako nakasagot. Baka ikwento ni Mohammed ang nangyari sa amin. Hindi na ako nagsinungaling sa kanya. Sinabi ko na mayroong nangyari. Tinanong niya ako bakit ako pumayag at sabi ko naman sa kanya na wala akong nagawa at nagpaubaya na lang sa kanya. Nagpaubaya, ilang beses yun na. Huwag ko na raw gagawin yun ulit sa pinsan niya. Sinabi ko naman sa kanya na okay, sige, sandaling kausap. Niyaya niya akong mag-dinner mamaya. Sabi ko may lakad ako. Pupunta kasi ako sa grocery para bumili ng mga kain. Okay lang daw na pag-uwi ko na lang daw sa bahay. Sabi ko, magpapahinga muna ako at masakit pa ang aking katawan. Hindi naman namilit si Ahmad, Kuya E. Sabihin ko raw sa kanya kung okay na ako. Pagkalabas ko, nagpababa na lang ako sa service sa may supermarket at namili ng mga kinakailangan ko sa bahay. Dumiretso na ako ng bahay at uminom ng Panadol. Humiga na ako at nakatulog na. Pagising ko mayroong 10 missed calls sa cellphone ko. Number lang siya at hindi ko alam kung sino. Tinawagan ko ang number at may sumagot. How are you, Archie? This is Mohammed and I'm a little bit sick. At sagot ko naman, why? Sabi ko. Napagod ako sa nangyari nung araw na natulog ako kina Ahmad. Take rest and eat well, sabi naman niya. Save my number, okay? Sabi pa niya. Yes, at sagot ko naman. By the way, sabi niya wag ko daw sabihin kay Ahmad na tumatawag daw siya. Tinanong ko siya bakit. Basta raw, tinanong ko siya kung sinabi niya na may nangyari sa amin at oo daw. Nagtanong daw kasi ang pinsan niya, kaya sinabi na niya. It's okay, sabi ko naman at sinabi ko rin that time will be the last time. Why daw, hindi ba raw ako nasarapan? Sabi ko, kaya nga masama ang pakiramdam ko dahil doon. It's okay, sabi niya, next time daw mag-enjoy na ako. Hanggang hindi na ako sumagot. Binaba ko na ang tawag at pag ready na ako, papasok sa office baka malate pa ako. Mag-ready. Isang linggo kong hindi nakikita si Ahmad. Hindi rin kasi siya nagme-message or nag-call sa akin. Maya-maya, may binigay na notice sa akin ng chief timekeeper. Inilipat pala ng site location si Ahmad na medyo malayo sa site ko. Tinawagan ko siya at sumagot naman. Sabi ko, nasaan ka? Nasa Jizan daw siya. Napakalayo ng Damam, Kuya E. Sinabi niya sa akin na uuwi daw siya sa Friday at kakain daw kami sa labas. Pumayag naman ako kasi parang na-miss ko siya. Sumapit ang Friday, tumawag siya sa akin at sunduin daw ako sa office. Sabi ko naman, sige, wait kita. Sinundo ako ni Ahmad. As usual, kumain kami sa labas at siya ang taya. Siyempre, napakalaki ng sahod nila kumpara naman sa sahod nating Pinoy. Pagkatapos namin, kumain ay nagyaya si Ahmad ng magyosi, malapit sa park. Nagkwentuhan kami at sinabi niya sa akin na hindi na magiging madalas ang labas. Labas namin dahil doon na siya mag-i-stay sa company camp. Sabi ko naman na okay lang basta tatawagan ako kapag free siya. Yes, I promise I will call you often. Gusto kong yayain sana si Ahmad sa kanila, parang namimiss ko na rin yung ano pero nahihiya ako. Tinanong ako kung gusto ko nang umuwi. Sabi ko naman na ayaw ko pa. Gusto ko sana makuha niya ang ibig kong sabihin. We can't go in our house. My family already came. Sabi niya, oh really? Malungkot na sagot ko. Yes, we can't do there anymore. Sabi pa niya, what about in your flat? I know you are alone in your room. Yes, I am alone but too much people there. If they see you, they will think that we are doing something. You know? Oh, that's bad. Nag-isip ako, Kuya E. Pwede naman sa flat ko. Basta natutulog na yung mga ka-roommates ko at dapat hindi masyadong maingay. Maingay pa naman ako. Tiningnan ko ang oras. Halos 10 PM na, baka tulog na rin sila. Sinabihan ko siya na doon muna kami sa side ng building at nakakaramdam ako. Gusto ko talagang matikman ang pops niya. L kasi ako. Napansin ko na tahimik na kaya sabi ko kay Ahmad, wait lang, titignan ko kung wala ng tao sa sala.
Wala na ngang tao sa sala at mukhang tulog na lahat. Minessage ko si Ahmad na pumasok na siya at dahan-dahan, iniwan kong bukas ang main door at nandun ako naghihintay sa kanya. Pumasok na siya, Kuya E. Nagtungo na kami sa aking room at dahan-dahan kong sinara ang pinto at sinabihan ko siya na huwag magsalita at puro signs lang. Gusto ko sanang maligo muna kami kasi amoy ulam ako dahil galing kaming resto. Sinabihan ko siya na higa muna sa bed ko at shower lang ako. Hindi ko na siya pinashower baka kasi may magising pa. Sharing lang kami sa CR. Nag-shower na at naglinis na ako kasi gusto ko na may pumasok sa malaking pop sa aking loob. Pagpasok ko sa room ko, naka-boxer na lang si Ahmad. Lalo kong nael sa aking nakita na nakatayo na ang kaniyang pops. Niyakap at hinalikan ko na siya at naghalikan kami. Sabi ko sa kanya, stay lang siya at ako muna ang gagalaw. Inumpisahan ko na yung trabahuhin si Ahmad. Umuungol siya lalo na sa bandang chest niya. Maganda ang kanyang nips na nakaalsa at medyo malaki. Nagiinit talaga ako. Kapag ganun ang itsura ng nips na mamula-mula pa, hanggang bumaba na ako sa kanyang pops, Kuya Ina, naka-standing ovation. Medyo may amoy pawis pero hindi ko na pinansin yun dahil sobrang kainitan ko. Malaki at mataba talaga ang pops ni Ahmad. Patulis talaga kaya swak na swak. Totoo talaga na malaki ang pops ng mga Arabo. Nilantakan ko talaga hanggang sumabog sa aking bibig ang mainit na likido. Marami yun. Hindi ko nilunok kasi iba talaga yung lasa. Sobrang bilis sumabog. Gusto ko pa na pasukin niya ang aking lagusan na nilinis ko pa naman. Nilantakan din niya ang aking pops. Pinahiga ko siya at pinasabog ko ito sa kanyang katawan. Nagpunas-punas na kami at nagpahinga. Maya-maya, hinawakan ko ulit ang kanyang pops. Hindi pa kasi ako kumota, Kuya E. Ewan ko ba bakit sobrang elko ng time na yun. Nilantakan ko ulit ang kanyang pops at pumaibabaw ako sa kanya at tinutok ang pops. Nilagyan ko ng petroleum jelly ang aking likuran nang ako'y mag-CR. Unti-unti ko na ilagay ang kanyang pops kahit na masakit pa rin. Hanggang makapasok na siya. Okay. Nang pumasok ng buo niyang pops, tumirik talaga ang aking mga mata. Pinigilan kong mag-ingay. Hanggang nagpatuloy siya sa ginagawa niya at binilisin at mukhang malapit na rin siya. Pero ako'y nagkamali. Humimas siya sa aking dibdib hanggang patuloy sa ginagawa niya. Nagpatuloy pa rin siya hanggang sa sumabog na. Gusto ko rin sana na pasukan siya kaya lang hindi raw siya naglinis. Okay. Hanggang umuwi na si Ahmad sa kanilang bahay, masayang-masaya naman ako dahil nasatisfied ako sa aming ginawa. Natulog na akong may saya na sa naging mainit kong gabi. Tama lang ang aking paggising sa umaga. Hindi naman ako na late sa service. Lumipas ang halos 2 linggo, hindi pa rin nagpaparamdam si Ahmad. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Baka lalong busy siya sa kanyang trabaho. Nagpatuloy lang ako sa aking buhay. Trabaho, bahay lang ako at kung lalabas man ako ay bibili lang ako ng mga pagkain ko. Nakikipagsalamuha naman ako sa kasama kong Pinoy sa aming accommodation. Pero hindi ako nakakaramdam ng init ng katawan sa kanila. Araw ng Friday, bandang 6 p.m. nagpasama ako sa aking kasama sa flat na bumili ng isda. Sakto, bibili din naman daw siya. Nagtungo kami sa may fish market. Habang pumipili kami ng isda, may napansin akong matangkad na lalaki na parang kamukha ni Muhammad. Hindi ako sigurado na siya ngayon, kaya hindi ko masyadong pinansin. Habang pauwi kami, iniisip ko ang nakita kong lalaki sa fish market. Kamukha kasi siya ni Muhammad. Hindi na siya tumawag sa akin simula nung last niya akong tinawagan. Habang nakahiga ako, katatapos lang kumain, naisip kong i-miss call si Muhammad pero hindi naman siya tumawag sa akin. Nag-ring lang ang kanyang cellphone. Sinubukan ko ring tawagan si Ahmad pero can't be reached naman siya.
Nakatulog na ako kakasal po nung gabing yun. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin tumatawag si Ahmad. Namiss ko na siya, Kuya E. Sabi ko, tatawag din yun kung mapunta siya dito sa Riyadh. At Sabado ng hapon, naisipan kong maglakad-lakad sa may paligid ng hospital na malapit sa flat namin. Mayroon kasing mahabang sidewalk doon at marami ang nagja-jogging doon. Naisip ko kasi, sa room habang naglalakad ako, nagring ang cellphone ko. Si Mohammed, sinagot ko at tinanong ako kung nasan ako. Sabi ko ay naglalakad-lakad ako dito sa may military hospital. Puntahan ko daw. Wala naman akong gagawin at pumayag na ako. Maya-maya tumawag siya ulit. Puntahan ko raw sa may parking at tinanong ko kung anong kulay ng sasakyan niya. Kulay itim daw na Toyota. Nang malapit na ako, pinag-ilawan niya ng sasakyan niya, hudyat na nandun na siya. Pinapasok ako sa kanyang sasakyan at pumasok naman ako. Nag-shake hands kami, kumusta na raw ako. Sabi ko, okay lang naman. Ikaw ba? Sabi ko, na-miss daw niya ako. Are you free tonight? Tanong niya. Why? Sabi ko, samahan ko raw siya at may pupuntahan daw siyang kaibigan niya. Sabi ko, ayaw ko, baka ano pa yung gawin nila sa akin. Mabait naman daw yun at may kukunin lang daw siyang gamit. Sure? Sabi ko, yes. Actually, second cousin daw niya yun. Pumayag na ako kasi wala na akong choice. Lagi kang may choice. Kahit namimiss ko rin si Mohammed, parang hindi ako nakaramdam ng init sa tagpong yun. Mas kinakabahan pa rin ako. Medyo malayo din ang bahay ng pinsan niya sa may exit 9 pa nang makarating kami. Sa bahay ng pinsan niya, sinabi niya sa akin na wait ko lang daw siya sa loob ng sasakyan. At habang hinihintay ko siya, nag-browse sa cellphone, medyo matagal siya, halos 1 hour na wala pa siya. Nagri-ring ang aking cellphone. Si Mohammed, pasok daw ako sa gate kasi baka naiinip na ako. May ginagawa lang daw siya. Sabi ko, dito lang ako sa car niya. Okay lang ako. Sabi ko, wait na lang kita. Sumagot naman siya na, are you sure? Sabi ko, yes. Hanggang dumating na si Mohammed, may bit-bit na maliit na box. Inilagay ito sa likod ng sasakyan. At pasensya na raw ako at natagalan siya. It's okay. No problem. Let's go home, sabi ko. Sumagot siya, home? Yes, sabi ko. You want to go to my house? Sabi niya, sabay hawak sa aking binti. Para akong nakuryente, sabi ko, no, I want to go home. Just give me 30 minutes. After that, I will send you back. Sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung di ko siya na-miss. Sabi ko, okay lang, kasi hindi ka na tumawag sa akin. Sabi ko sa kanya, very busy daw sa work niya kaya wala na siyang time. Tonight, if you want, you can do anything to me. I am free. Sangbit niya. Tinanong ko siya ano ba ang gusto niya. Sabi niya, anything daw. Tinanong ko siya kung may place siya. Sabi niya, mayroon daw siya sa bahay nila. Tinanong ko kung saan yun at kung sino yung kasama sa bahay niya. Naroon daw ang parents niya at isang nakababatang kapatid. Sabi ko, kung okay lang ba na isama mo ko sa bahay niyo, paano kung makita ako doon? Mayroon daw secret door sa likod patungo sa room niya. Nakarating na kami sa bahay nila, malaki din ang bahay. Hindi na niya pinasok ang sasakyan niya sa loob at sa labas na lang siya nagpark. Let's go, sabi niya. Pumasok na kami sa bahay nila. Hanggang pinaupo niya ako sa kama niya at maliligo lang daw muna siya. Maya-maya ay lumabas siya na nakatuwalya lang at kitang-kita ko ang maganda niyang katawan at natuon ang tingin sa bandang ibaba niya. Nakabukol kasi. Uminit ang aking pakiramdam. Mahal ka rin eh, no? Nag-shower na ako at naglinis. Paglabas ko, nakahiga siya sa kama at nagse-cellphone habang nakatakip sa kumot ang kanyang ibaba. Hinawakan niya ang aking kamay at pinahawak ang medyo naka-standing ovation na paps. Sinubo ko yun. Sobrang laki. Masarap talaga ang malaki. Okay? Pinatalikod ako at may nilagay sa aking likuran. Madulas yun. At itinutok ang kanyang paps. Okay, ganun uli yung nangyari. Okay. Napaka-hard ni Muhammad. Parang wala na siyang ginagawang ganun. O hindi siya nakikipag-do kaya sobrang hard sa akin. Habang bigla na niyang pinasabog ito sa aking kalooban.
After 1 hour, lalabas sana kami ng bahay nila at sumakay na ng sasakyan niya. Lumabas kami. Okay. Sinabi niya sa akin na okay daw ako at napakasarap at pwede raw ba siyang umulit. Sabi ko naman, yes. Minsan daw na isama daw niya ako minsan sa kaibigan niya. Papakilala daw ako. Umayaw na ako kasi baka gangbang ang abutin ko. Nagpatuloy ang mga ginagawa namin ni Mohammed. Tumagal ito. Masarap naman talaga, lalo na gwapo at malaki ang paps, hanggang wala na akong balita kay Ahmad. Wala na rin ako nare-receive na message. Nagtungo ako sa admin section sa office namin para itanong kung active pa ba na employee si Ahmad. Napag-alaman ko na nag-awol na daw siya. Kaya pala wala na akong nare-receive na timesheet. Sinubukan ko pa rin tawagan ang number niya at hindi na ito nagri-ring. Matagal na hindi nagpaparamdam si Mohammed. Kahit tatawagan ko siya, hindi naman sumasagot. Hanggang nakatanggap ako ng memo na ililipat daw ako sa Jeddah. Wala naman akong magagawa dahil nasa contract yun. Panibagong buhay na naman at panibagong environment. Naka 2 months na ako sa Jeddah pero wala pa rin nagaganap. Hinahanap ko din kasi, lalo na yung naranasan ko sa magpinsan. Nalipat ako sa isang project dito sa Jeddah na kung saan ay sa typical na disyerto, Kuya E. Nakakamp kami, kumpleto naman. May tindahan, gym at recreational activities. 2 oras din ang biyahe mula sa camp papuntang city. Bali, nakakabin kami. Tigda 2 room, kada cabin na nasa gitna ng CR. Nasa gitna ang CR o sharing. Yung iba naman na mga engineer ay solo room sila na may attach na CR. Sa kabilang room, sa room A ay isang Indian national at ako naman sa room B. Hindi naman nakakainip sa camp namin dahil marami ding Pinoy na nakakasalamuha. Maganda rin ang signal doon kaya hindi ako masyadong naboboring. Nagkayayaan kami din na mag-gym ng mga kasamahan ko pagkatapos ng trabaho. Parang naging behib ako dito, Kuya E. Wala nang mga ganap. Lumipas ang ilang buwan at wala pa rin ganap. Naisip ko na baka panahon na para ako ay mamahinga sa aking gawain dati nung nasa Riyadh pa ako. Nagkaroon din ako ng mga barkada dito kaya nalilibang na lang kami sa kwentuhan at paminsan-minsan ay naglilibot din sa may park dahil may park sa camp at may pailaw pa tuwing gabi. Wala na rin akong balita sa magpinsan. Baka ganun siguro kapag hindi ka na kailangan ay bigla ka na lang iiwan o mawawala na lang sila. Isang araw may dumating na 2 Arabo sa office namin, si Nur at Mazen. Pareho silang Jordanian nationality. Pinakilala ako ng mga kasama ko sa office na bagong lipat na timekeeper. Nag-shake hands kami at umalis na sila. Napakagwapo ni Nur. Ready siyang mukha niya. Matangkad at slim ang pangangatawan. Samantalang si Mazen ay medyo bilugan ang katawan. Maputi at matangkad rin. Naglaro na naman sa isip ko ang mga naranasan ko dati nung nasa Riyadh pa ako. Isang araw, habang nagji-gym kami ng mga kasamahan ko, nakita ko doon si Nur at Mazen. Lumapit si Nur sa akin at nagsabing, "How are you, Archie?" Sumagot naman akong, "I am good. What about you?" "Yeah, good." Tinanong ako kung lagi daw ba ako nagji-gym. Sabi ko naman, nasa 2 to 3 times a week lang. Sumagot naman siya na, "Oh, that's good." Nagpatuloy na ako sa aking pagbubuhat hanggang sa nagpasya na akong umuwi dahil may mga Indiano na pumasok na mabaho. Mababaho halos ng mga Indiano. Kuya E, hindi naman sa racist ako. Nagsabi ako sa mga kasamahan ko na mauuna na ako. Lumabas na ako ng gym at nagtungo muna sa bakala o tindahan para bumili ng tubig at nagtungo ako sa park para magpahinga muna bago umuwi para maligo. Habang nakaupo ako sa bench, nakita ko si Nur papalapit sa akin. Nagkwentuhan kami tungkol sa bansa nila at sa ating bansa. Nagtanong siya kung may kakilala akong nagmamassage.
Sabi ko naman sa kanya na maraming Pinoy ang nagmamasahe dito. Sabi niya na gusto daw niya yung malinis na Pinoy na katulad ko. Sabi ko sa kanya ay malinis naman ang mga Pinoy kumpara sa ibang lahi. Binigay sa akin ang kanyang contact number at tawagan ko raw siya kung may nakita na ako para kausapin niya tungkol sa masahe. Sakto may kakilala naman ako, si Kuya Percy. Siguro nasa 50 plus na siya. Manghihilot si Kuya Percy at napakahusay niya sa ganong trabaho. Sinabi ko sa kanya na may gustong magpamasahe. Tinanong ako kung anong lahi at sinabi ko na Jordanian. Sinabi sa akin ni Kuya Percy na matitipid daw ang mga Jordanian at ayaw niya sa mga yon at isa pa daw ay masyadong mareklamo. Binigay ko sa kanya ang number ni Noor. Kinuha naman niya ito at sinave sa cellphone niya. Kinabukasan, nagpunta si Noor sa aming office. Nagsabi siya na mataas daw ang singil ni Kuya Percy. Baka daw may iba pa akong alam na nagmamasahe. Sabi ko siya lang ang alam ko na marunong sa mga nagmamasage. Kinuha niya ang aking number para daw sakali matawagan ako at makapagtanong din kung may nakita na ako. Kakatapos ko palang kumain sa mess hall, pauwi pa lang ako sa room ko nang biglang nagring ang cellphone ko. Si Noor, tinanong niya kung may nahanap na akong masahista. Sabi ko naman ay wala pa at naghahanap pa ako. Tinanong niya kung hindi ako marunong. Sabi ko hindi ako marunong nang ganun, pero nagsabi siya na kung pwede daw akong lumabas mamaya sa parke para daw magpahangin. Sabi ko naman sige pagkatapos kong magpahinga. Naligo na ako at nagtungo sa park. Nandun na si Noor at naninigarilyo sa smoking area. Nilapitan ko na siya at nagyosi na rin ako. Niyaya ako sa kaniyang room. Sabi ko, anong gagawin namin dun? Sumagot siya na naiinip daw siya at di makatulog. Sumama na ako sa kaniyang room at nagtimpla siya ng tea. Nagtsaa kami habang nag-uusap. Tinanong ko siya kung ilang taon na siya. 27 years old na raw siya at wala pang asawa kasi mahal daw sa kanila kapag mag-aasawa. Maya-maya, nagtanong siya sa akin kung may alam din akong nagbebenta ng sadike o wine. Sabi ko mayroon naman sa kakilala ko sa may labor camp. Minsan daw bumili daw ako at uminom daw kami sa room niya at siya ang magbabayad. Sumagot naman ako na sige, sa susunod. Maya-maya ay nagparamdam siya na masakit daw ang likod niya. Pwede ko raw bang hilutin? Sinabi ko naman na hindi ako marunong pero nagpumilit siya. Tumalikod siya at hilutin ko raw ang likod niya. Hinilit ko naman ito at nagsabing masarap daw. Masuno rin ha. Nakasando pa si Noor at naka-jogger pants. Sinabihan ko siya na hubarin niya ang kanyang sando at tinanong ko siya kung mayroon siyang lotion. Mayroon daw, nasa CR. Nagpunta ako ng CR at kinuha ang lotion. Pagbalik ko sa kama niya, nakahubad na siya. Maganda ang katawan niya. Mamula-mula, mabalahibo, makinis. Nagsimula ko ng hilutin siya hanggang tumihaya na siya. Masahihin ko raw siya sa chest. Maraming balahibo si Noor sa dibdib. Nagpatuloy ako sa pagmasahe kahit hindi man ako marunong kasi gusto ko siyang matikman. At sa tingin ko naman, gusto niya kasi napapansin ko na parang nae-el. Napunta ang aking kamay sa bandang tiyan ni Noor. Tiningnan ko siya at parang nagsabing sige, hawakan mo na. Hinubad niya ang kanyang pangibaba at wala man siyang boxer, tumambad sa akin ang kanyang mamula-mulang pops. Malaki ang pops ni Noor, parang kasing laki ng pops ni Muhammad. Hinawakan ko ang kanyang pops at sinimulang masahihin. Sinabihan niya ako na lantakan ko raw at sabi ko naman ay hindi pwede kasi may lotion. Tumayo siya, naghugas sa CR at pagbalik niya, inumpisahan ko ng lantakan. Maya-maya pa ay nagpasabog na siya. Marami ang nilabas niya Kuya E at katulad ng ibang lahi, masyadong maamoy ito. Naghugas ako ng kamay at nagmumug sa CR. Hindi muna ako umalis sa room niya at nagkwentuhan muna kami. Tinanong ko siya kung may experience na siya sa pagpasok. Mayroon naman daw pero matagal na raw yun. Tinanong ako kung gusto ko raw. Sumagot naman ako na hindi ako naglinis. Sa susunod na lang, sabi ko.
Umuwi na ako at nagtungo muna sa park para mag-yosi. Naisip ko na sayang yung pagkakataon kasi hindi ako nakapaglinis pero nagsabi naman siya na sa susunod at may susunod pa. Marami pang nangyari sa amin ni Noor katulad ng iba't ibang mga ginawa. Sa iba, ganun din ang ginawa sa akin. May nangyari din sa amin ang kasama niya na si Mazen. Pero minsan lang kasi hindi ko siya masyadong type. Taray ng minsan lang ah. Naging stick to one na lang ako kay Noor. Kasi sa kanya ko naramdaman na may pagmamahal. Lagi niya akong tinatawagan at lagi din siya nagme-message. Madalas din kaming namamasyal sa bayan kapag off namin. Hanggang ngayon, kami pa ni Noor. Kami na lang daw dalawa at hindi na siya mag-aasawa pa. Oo Kuya E, magkarelasyon kami ni Noor. Masaya naman ako sa kanya kahit alam ko na minsan aalis din siya at ready naman ako sa ganun. Importante yung kasalukuyan. Minsan daw, sasama raw siya sa Pilipinas kapag uuwi ako dahil gusto niyang mamasyal at balita daw sa kanila na maganda raw sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Nagmamahal, Archie. Okay, maraming salamat sa iyo, Archie. No, well, good thing, alam mo sa sarili mo, kahit na magka-relasyon kayo, alam mo rin na alis na siya at ready ka rin naman sa mga mangyayari. Yun lang yung maganda kasi di ba parang, halimbawa, ikaw ay na-develop ka na o ano ba yung naging relasyon nyo na talaga, tapos aalis siya, tapos hindi mo matatanggap, ma-heartbroken ka, pero ikaw ay hindi ganun yung isip mo kasi alam mo na aalis din naman siya at ready ka naman sa mga pwedeng mangyari. No, natatawa ako dun sa sinabi mo na ano na hindi mo masyadong type. Pero good thing na nag-ano ka lang din, nag-stick to one ka na lang, no, kaysa naman iba-iba pa yung iyong mga makakaniig. Makakaniig talaga. Anyways, maraming salamat sa iyo, Archie. Hindi ko alam kung may kasunod to pero nakalagay kasi sa kanyang letter ay part 3 final, no. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.